sa lahat ng maaabot ng video na to through YouTube and Facebook. Ang topic po natin for this month is about evangelism, soul winning, and discipleship. So we make it very simple. Nag-start po tayo sa what, then pumunta tayo sa why, then nandito na tayo ngayon sa how. What is evangelism, what is soul winning, and what is discipleship? Then why, then how. Nagtapos po tayo last week. Para doon sa mga first time na makakapanood, balikan nyo po yung mga previous topics natin, teachings natin, dahil connected lahat to, every month series po ito. Kaya kung mag-start kayo sa gitna, medyo kulang na, hindi nyo maintindihan masyado. So we ended sa why discipleship. At nagtapos tayo last Sunday sa 2 Timothy chapter 2, verse 2. Ang sabi doon, what you have heard from me, sabi ni Paul kay Timothy, in the presence of many witnesses, entrust to faithful men who will be able to teach others also. Kung papansinin niyo po yung kung nag-aaral kayo ng church growth o history, lahat ng malalaking churches, lahat ng mega churches, ito yung ginagawa. Apat na level ng discipleship. May Paul, may Timothy, si Timothy mayroong faithful men, at yung faithful men may others. At ang Christianity nagpapatuloy because of this. Tumutuloy ang Christianity mula nung time nila Jesus Christ, nung 12 at hanggang ngayon, dahil ang discipleship tuloy-tuloy at level 4. 4 level ng discipleship. Kaya siguraduhin natin na magawa po natin na meron tayong dinidisciple at yung dinidisciple natin may dinidisciple at yung dinidisciple niya may dinidisciple, sigurado ang Christianity hindi matatapos. Tuloy-tuloy hanggang rapture. At yung church, lalago. At maraming taong masisave. Kaya dapat 4 level ang discipleship. So, we go to why, to how to evangelize, how to win souls, and how to make disciples. So, very simple. Now, how to evangelize. Dagdagan natin yung kahulugan ng evangelism. In-explain na natin last few weeks ago yung meaning ng gospel, good news. So, in my own understanding and experience, evangelism is proclaiming, preaching, telling, sharing, written man or verbal, and showing, living the good news of Jesus Christ to every person in the world. So dati, ang evangelism is sharing lang o preaching. Hindi po sapat. Lalo na sa panahon na to ngayon ng pandemic, bawal mag face-to-face, bawal mag one-on-one evangelism. Maraming bawal. So ano ngayon ang gagawin natin to continue the work that Christ had given to us even in the midst of this pandemic? So, yung good news, firstly, proclaim. So, preaching, proclamation. Pero pwede mo ring sabihin lang yung informal na usapan sa telepono, sa chat, sa Zoom, o kung saan mang paraan. Sa chat lang kayo about gospel, ito pinag-uusapan, or telling, nagpo-post ka sa Facebook. Minsan kung sino pa yung mga Christian, walang mga pinopost about God and about verses. Kung sino pa yung hindi naman talaga totoong Christian, sila yung mahilig magpo-post ng ganun to cover up. So, huwag pa na ibenta yung nakapost sa Facebook nyo, ha? Sana may Christ din. Dahil ang ultimate business natin is soul winning. Okay? So, preaching, telling, sharing. Yung word na sharing is, pwede mo isulat nga. Pwedeng chat lang. Pwedeng post lang. Pwedeng verbal. And then, pwedeng, actually, lahat ito kailangan. And then, showing. Kasi andali mo magsabi pero hindi naman nakikita. Alam mo, binago ako ni Lord pero walang nakikita ang pagbabago sa'yo. Unbelievable. So showing, living the good news. Ito po yung evangelism. Hindi lang nagsasalita, hindi lang nagpipreach, lahat ginagawa mo para maiparating yung mabuting balita
sa maraming tao. Kaya nga may print. Merong iba't ibang form ng media. May radyo, may TV. Dati, radyo, TV, magazine, dyaryo. Pwede mong gamitin yon. Pero ngayon, sa panahon natin, may internet. May Instagram, may Facebook, may page, may YouTube. Lahat yan, gamitin natin para ikwento yung mabuting balita. Kaya nga, kung aabutin ang buong mundo ng ebanghelyo, mas madali ngayon kaysa noon. Kaya sabi nila, imposibleng maabot ng ebanghelyo ang buong mundo at makarinig lahat bago dumating si Kristo. Hindi na imposible ngayon. Because of internet. Sabi nila, sa bundok walang internet. The power of the Holy Spirit. Sa India, isang gabi, yung isang tribo na naginip lahat sabay-sabay magmula sa chieftain na panaginipan nila si Jesus. At yung message, doon sa bundok to, walang internet. Ang message, bumaba kayo ganitong oras, sa ganitong lugar, bumaba lahat sila, yung buong tribo. At pagdating nila doon, may nagku-crusade, may nagpipreach. Lahat sila tumanggap kay Jesus. And then pagbalik nila sa bundok, naging mga evangelist lahat sila doon. Sila yung nag-share. So, may imposible pa ba ngayon? May internet, may technology, may Holy Spirit. Pag pinagsama mo, tapos ang trabaho. Gagalaw lang tayo. Kaya, yung sabi na iba, imposible. Walang imposible sa Diyos. At walang imposible sa taong kumikilos at nananampalataya sa Diyos. Wala po. Ngayon, let's make it personal. What is evangelism? How to evangelize? Personally, evangelism is ganun pa rin, proclaiming pa rin, bilang ikaw, bilang Kristiyano, tandaan nyo ito ha, trabaho ng bawat Christian, lahat na nampalataya kay Jesus, trabaho mo to na mag-evangelize. Ano yung evangelize? To proclaim, to preach, to tell, to share, written man o verbal, to show, to live the good news of Jesus Christ to every person in your world. Uulitin ko yung world mo. Yung world mo kung saan ka nakatira. Kapitbahay mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, katrabaho mo, lahat ng ginagalawan mo dyan, kung saan ka umiikot ang buhay araw-araw, yun yung mundo mo. Kaya nung sinabi ng Bible, go into all the world, hindi yung pupunta ka lang na Afghanistan, Pakistan para mag-share. Hindi. Kung saan ka umiikot araw-araw, dun ka na. May mga tinawag para dun, kagaya namin, tinawag kami pumunta ng India, pero hindi lahat tinawag dun. Pero tinawag ka dito. Tinawag ka na yung mundo mo, abutin mo ng ebanghelyo. At anong gagawin mo para maabot? Kailangan mo mag-proclaim, kailangan mo magkwento, kailangan mo magsalita, kailangan mo magpakita sa mga taong nasa paligid mo. Kaya nga sa panahon natin ngayon, na wala na halos good news, mas kailangan ng tao itong good news. Lahat na ngayon bad news. Magmula sa pandemic, sa mga sunog na nagaganap sa Europe, sa Amerika, sa Canada, bagyo sa Turkey, bagyo sa kabila baha, sa kabila dito, nasusunog yung gubat. Wala nang halos good news sa mundo. Tayo na lang ang may natitirang may hawak ng good news. Huwag nating ipagkait sa kanila. At huwag na tayong mahadlangan pa ng mga petty problems natin. Yung mga problema sa pamilya, problema sa sarili, sa love life. Pwede ba? Ang laki ng problema ng mundo. Kalimutan mo muna yung mga maliliit na problemang yan. Hello? Mga gamit ko, luma na. Naku, sa mga panahon na to, hindi na pinag-iisipan muna yan. Yung buhay ka araw-araw, malaking blessing na yan. Buhay ka ngayon, malaking blessing na yan. Kaya huwag kang maangal. Huwag kang, naku, wala akong jowa, wala akong bagong sapatos, wala akong bagong damit. May bagong buhay ka every day. Every day. Sa daming namamatay sa paligid natin, mapalad tayo, buhay pa. Amen? Kaya wag nating sayangin tong buhay na to. Nag-iisa lang to. Nag-iisa lang to. Walang repeat performance dito. Wala ditong take two. Take one lang. Pag mali yung action mo ngayon, mali na yung pelikula mo sa langit pag pinlay. Do it right. Sabi nga ng City Stud, only one life. Soon it will pass. Only what's done for Christ will last. So, evangelism personally is pakita mo sa mundo mong ginagalawan ang ebanghelyo. Sabihin, ipakita at kung ano-ano pa. Now, how to evangelize? Paano natin gagawin ito? Na i-proclaim, ikwento.
We will begin with prayer. From beginning to end, pray. Itong trabaho ng evangelism at soul winning, hindi kayang trabahuin ito ng sino mang tao mag-isa. Kailangan natin ang Diyos. Kailangan natin ang pagkilos ng Diyos. Ang kaligtasan ng tao ay collaboration, cooperation ng taong willing sumunod sa Diyos at ng Diyos na gusto niyang maligtas ang sangkatauhan. Pag nagtagpo itong dalawang taong ito, taong willing magpagamit sa Diyos at ang Diyos na gustong maligtas ang tao, pag nagtagpo itong dalawang ito sa prayer, may mangyayari. May mangyayari. Kailangan magtagpo ito. Kaya hindi trabaho ni Lord ang iligtas ang sangkatauhan ng walang gagamiting tao. Partnership. May collaboration po dito. So number one, pray. How to evangelize? Pray. Mula sa simula, pray. Sa gitna, pray. Sa dulo, pray. Hanggang naging disciple yan, pray pa din. What to pray? Sabi dito sa Matthew 9:35-38, Jesus traveled through all the towns and villages of that area, teaching in the synagogues and announcing the good news. Ina-announce niya yung good news about the kingdom. Tapos, hindi lang niya in-announce, nag-sample siya. Ito yung good news. Yung mga may sakit, pwedeng gumaling. So, he healed every kind of disease and illness. Then, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were confused and helpless. Nadaanan ko rin to nung nakaraang Sunday na yung mga taong ready for harvest, yung mga naguguluhan, yung mga nangangailangan ng tulong at walang matakbuhan. Eh, ang mga Christian, pag nakita ng mga nangihingi ng tulong na walang matakbuhan, tinatakbuhan. Diba? Pag tumatakbo sila sa atin, tatakbo naman tayo sa kanila palayo. Si Jesus, iba utak, iba pananaw. Kasi Diyos talaga siya eh. At ang sabi nga niya, gayahin natin siya. Sabi niya, kung kailan confused and helpless, they are ready for harvest. They are like sheep without shepherd, he said to his disciples. The harvest is great, but the workers are few. So pray to the Lord who is in charge of the harvest. Ask him to send more workers into his fields. Eto, anong unang ipagpe-pray? You pray for burden. Likas sa atin ang self-preservation. Likas sa tao makasarili. Wala akong pakialam sa iba. Likas tayong ganun. Ako personally, wala akong pakialam sa tao. Ayoko nang may kausap. Gusto ko lang mag-isa. Gusto ko lang magbasa ng libro. Pero nang tinawag ako ni Lord, inayos niya yung pananaw kong yun. Yung personality ko ganun pa rin. Gusto ko pa rin tahimik. Gusto ko pa rin mag-isa. Gusto ko pa rin magbasa ng libro. Kaya lang, for the sake of the salvation of people, natututo akong mag-connect. Natututo akong lumapit sa tao. Kung ako man introvert, natututo akong maging extrovert para lang maligtas yung iba. At pumunta nga kami ng India para mag-misyon. Nagtanim ako ng mga churches sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. So hindi yun magagawa ng tao, hindi nakikipag-usap sa kapwa-tao. At hindi ka gagawa nun kung wala kang compassion sa kanila, kung wala kang burden sa ibang tao. Kaya ang una mong ipagpe-pray, para ka maging effective soul winner, paano tayo magiging effective sa pag-evangelize is pray for burden. Pag nag-pray tayo, sabihin natin talaga kay Lord, Lord, bigyan mo ng burden yung puso ko. Break my heart for what? Break yours. Kung ano yung puso mo, maramdaman ko. Alam niyo yung may nadala kang kaluluwa, di ba sabi natin natutuwa yung mga anghel sa langit? Nagse-celebrate ang heaven sa isang kaluluwa. Pero pag ikaw nakadala ng tao, ikaw din masaya eh. Alam niyo yun? Lalo na nung bago akong born again. Lahat ng tao, sabi ko nga, pati poste na korting tao, gusto kong siran. Sinesira, talagang hindi ako mabubuhay sa isang araw, sa isang linggo na walang nasiran. Ang lungkot ko pag wala ako nasiran. Pero pag may nasiran ako, tas tumanggap, grabe yung saya ng puso ko. Ngayon ko nare-realize, hindi ako yung masaya. Yung nakatira sa puso ko yung masaya, si Lord. At yung saya ni Lord nararamdaman ko. Alam niyo, pag malungkot si Lord, mararamdaman mo pagkasalanan ng ginagawa mo, hindi ka masaya. Bakit hindi ka masaya? Kasi hindi masaya si Lord. Kaya sabi dun sa Micah, He rejoices over you with singing.
Pag masaya si Lord, nararamdaman mo. Pag malungkot si Lord, nararamdaman mo rin. Kasi connected tayo sa Kanya. Nakatira siya sa puso mo pag tumanggap ka. Kaya yung confession, hindi to automatic na magkakaroon ka. Pinagdadasal to, Lord, yung puso mo, iparamdam mo sa akin na maging puso ko din. Yung pagmamahal mo sa tao na iniwan mo langit, nagpakahirap ka sa lupa, ilagay mo sa akin yung ganong pananaw, maramdaman ko yung compassion sa ibang tao. Kaya sabi dito, when he saw the crowd, he was moved with compassion. Nung nakita niya yung mga taong helpless, hopeless, confused, nabagabag yung puso ni Lord, naawa siya. So, first thing, pray. Pray for burden. Walang normal na tao na magkakaroon ng burden at compassion sa iba without the work of the Holy Spirit in their hearts. Si Lord lang magbalalagay sa iyong puso ng awa, pagmamahal sa kapwa. Number two, sabi dito sa binasa natin, because may burden ka na, you pray for harvesters or workers. Tingnan nyo, sa bawat churches, pag sinabing worker, yung tumatayo sa harapan, yung naglilinis ng church, yung tumutugtog, worker ang tawag doon. Pero sa Bible, pag sinabing worker, nagdadala ng kaluluwa. Yun ang worker sa Bible. Kaya nga, nakakahiya pala na tawagin kang worker, lalo kung leader, no? Kasi kung worker, nagdadala ng kaluluwa, nag-evangelize, nag-harvest, nag-soul winning, ang worker, how much more kung leader ka? Ibig sabihin, pag leader ka, nagdi-disciple ka ng mga harvester, ng mga soul winner, at ikaw mismo, soul winner ka. Correct? So, ang worker sa Bible, soul winner, evangelizer. So, what you pray for? Pray for workers and harvesters. Bago kami naging missionary sa India, nagmi-mission na ako dito local. Nagsusupport kami ng mga missionary sa ibang bansa in our little ways and kaya naming support. Konti lang. Di naman kami mayaman that time. Nagsusupport kami sa konting halaga. Nagpipray kami ng mga bansa at mga missionary kakilala namin. Tapos pinagpipray namin na magpadala si Lord ng maraming mga missionary sa iba't ibang bansa. Pero alam mo, pag yun pala ang pinagpipray mo lagi, darating yung time, tatanungin ni Lord, sino ang ipapadala ko na pinagpipray mo? At dumating sa amin yun. Sabi ni Isaiah 6 verse 8, I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? Then he said, sabi ni Isaiah, then I said, here I am, send me. Eto. Hindi ka magiging missionary kung wala kang burden din sa paligid mo. Hindi ka magiging missionary kung may pangharap ka mga maging missionary, kung hindi ka nagpe-pray sa mga missionaries. Kung hindi ka nagpe-pray sa mga bansa na dapat abutin ng missionaries. Tayo dito, sa church na to, meron tayong pinagpe-pray na MAPSNAB. Alam niyo naman yung MAPSNAB. Maldives, Andaman, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Afghanistan, and Bangladesh. Ito yung nakapaligid sa India. Na kamukha nila yung mga tao. Na kaya ito nilagay ni Lord sa heart ko na magkaroon ng collaboration tayo at ang mga Indians. Dahil pag pumunta ka sa mga bansang ito, mukha kang Pinoy, mukha kang Amerikano, halatang hindi ka taga ron. Pero pag pinadala mo taga-India, hindi halata na foreigner. Magkakamukha sila. At yung kultura hindi nagkakalayo. At yung hirap ng sitwasyon, kaya nila. Ang mga puti, pag pinadala mo sa mission field, bihira lang yung tumatagal. Sa pagkain pa lang, iba na eh. Kaya tayo, pinagpipray po natin ito. Nang nagpunta kami ng India, nagpipray lang kami. Pero ang sabi ni Lord, whom shall I send? Kaya importante na nagpipray ka ng manggagawa. Malay mo, ikaw yung ipapadala ni Lord. It is a privilege to be sent by one nation to another nation as an ambassador. Alam niyo ba ang tataas ng posisyon ng mga ambassador natin sa bawat bansa? Sila yung extension ng presidente. Sila yung utak ng bansang ito patungo dun sa bansang iyon at sa kanilang mga citizen para maproteksyonan. To be a missionary is to be an ambassador for Christ. It is an honor to be a missionary. To be an ambassador of Jesus sa isang bansa, lalo na kung bansang iyon mahirap.
At sa maps na pinagpipray nating mga bansa, karamihan Muslim, Hindus, Buddhist. At sila ngayon yung laman ng balita lagi. Kaya baka kailangan na nating puntahan. Whom shall I send? Sabi ni Lord. May magtataas ba ng kamay dyan? Siya na lang, Lord. Siya na nga. Nung nagpipray, Lord, bigyan mo kami ng gamit sa church. Amen, Lord, siya nga po. Lord, kailangan namin ng bagong ganito, siya nga po. Lord, kailangan namin na ipapadala sa mission field, siya na nga po. Ganun ang problema. Naghahanap si Lord na ipapadala. At pag hindi ka prayerful, hindi mo maririnig yung tinig niya. How to evangelize? Pray. From beginning to end, prayer is, ito na sa discipleship book natin, green book. Prayer is spiritual intercourse between the bride, yung bride yung church, tayo, and the bridegroom. Yung bridegroom si Jesus Christ. In the secret place of the Most High, medyo malalim-lalim ng konti itong ganitong kaisipan, pero ito talaga yung sinabi sa akin ni Lord. In the secret place of the Most High, God impregnated our hearts and spirits with dreams, visions, burdens, and compassion for the lost. Hindi mo makukuha tong dreams, vision, burdens, compassion kung saan-saan lang. Sa presensya lang to ni Lord natatagpuan. Pag nagbababad ka sa piling ng Diyos, kayo lang, kayong dalawa lang. Kaya nga ang tawag sa prayer, di ba, pagniniig kay Lord. Pakikipagniig kay Lord. So, during that moment na kayo lang, ikaw lang at si Lord, yung heart mo, nilalagyan niya ng burden, ng compassion. Kaya nga yung mga taong may burden, may nararamdaman, parang ang pakiramdam nila may pinagbubuntis sila. Kung kaano kahirap yung pagbubuntis, nararamdaman niya ng mga taong may burden. Sabi doon sa Isaiah 66 verse 8, "For as soon as Zion was in labor, she brought forth her children." Itong prophecy na to, natupad ito noong Israel, 1945, after ng Second World War, pinanganak ang Israel. Naging bansa. Naituro ko na rin to. At alam nyo kung sino yung nagpipilit para maibalik yung bansang Israel sa Israel, yung Zionist movement. Itong Zion, actually, bundok to sa Israel, yung nakapaligid dun sa Temple Mount. Pero literally, yung Zionist movement, sila yung nag-birth, nagpipray, gusto nilang maipanganak yung bansa. At it happened, nangyari. So, ang sabi ng Bible, pag merong nagtatravel, Galatians 4:19, sabi ni Paul, "My little children of whom I travel in birth." Kaya kayo na kakilala kay Lord, kaya kayo naging Christian, pinagpray ko kayo eh, nagtravel ako sa inyo eh. Kaya lang, meron na namang nagpipreach ng ibang gospel. So, agtatravel uli ako para na naman kayo umayos. So, sabi niya, "I travel in birth again until Christ be formed in you." So, yung evangelism, yung compassion, yung soul winning, kailangan ito ng merong travailing. Kaya kapag nagkakaroon ng prayer, nagbababad ka sa presence ni Lord, literally, parang yung puso mo buntis ng kaluluwa. May binibitbit ka sa puso mo. At kagaya nung literal na pagbubuntis, ang tagal, di ba? Hindi yan nabuntis. After 2 months, manganganak na ano yan, manok? Hindi. 9 months to be normal. Ganun din yung mga may burden sa kaluluwa, ang tagal minsan. Minsan, nahihirapan ka na. Ikaw na nga yung may gusto siyang maligtas, siya pa yung pasaway. Niyayaya mo na siya pagalit. Di ba? Tinatadyakan ka sa loob ng tiyan. Di ba? So, ang sabi dito, you need to pray to get the burden. And what to pray? Pray for people by names. Ang tagal na natin itong ginagawa. Sana hindi nyo tinitigil to. Yung simula pa lang na ito, tinuro sa atin na itong pangalang ito, pag-pray natin, balang araw makakakilala din yan kay Lord. Huwag nyo lang tatantanan. Okay? Nalala ko isang evangelist. Ang galing-galing niya evangelist, ang dami niya nasiran. Pero yung mga kaibigan niya, hindi niya madala kay Lord. Paglipas ng ilang taon, yung isa, 10 years yata bago tumanggap kay Lord. Yung isa, 15 years. So lahat ng kaibigan niya, bago siya mamatay,
halos lahat tumanggap kay Lord except for one. Sa kanyang funeral service, yung hindi tumanggap kay Lord, tumanggap kay Lord. Lahat na saved. So hindi natin alam kung kailan, kung gaano katagal, ang mahalaga dito, huwag kang bibitaw. Diba, hindi mo alam, o 9 months, o 8 months na, laglag na natin tong bata. Huwag mo ilalaglag yung bata. Hayaan mong may deliver yan sa tamang panahon. Sa tamang araw. Ganyan din yung evangelism. So you need to pray for people by names. Panoorin niyo po itong movie na to. A Beautiful Day in the Neighborhood ni Tom Hanks, tama ba? Maraming lesson. Lesson sa pagpapamilya, lesson sa personal emotion, lesson sa relationship and forgiveness. Pero ito yung tutukan nyo pag pinanood nyo to. Paano siya nagpipray? By names. Iniisa-isa niya. Tapos, paano siya mag-evangelize? Hindi to Christian movie. Pero grabe yung message. Andami. So, isa-isa niyang binabanggit yung mga pangalan ng mga taong nakikilala niya everyday. Tapos, gagawa talaga siya ng effort para itong mga to maabot. Panoorin niyo po itong movie na to. Napakaganda. So, pray for people by names. Ginawa ito nung bida dito sa pelikulang ito. Si Mr. Rogers ba yun? Sabi ni E.M. Bounds sa kanyang book, Prayer, Power Through Prayer, sabi niya, to be successful in talking to men about God, that is evangelism, pag kinakausap mo ang tao, kinikwento mo si Lord at yung ginawa ni Jesus sa kanila, ang tawag doon evangelism. Sabi niya, para kang maging successful dyan sa evangelism na yan, first, we must be successful in talking to God about men. And that is prayer, that is intercession. Kinikwento mo, Lord, itong si Tarpulano. Grabe kalokohan nito, grabe kasamaan nito. Lord, iligtas mo. Lord, patawarin mo. So si Lord, habang nagpe-pray ka, may ginagawa dun sa taong yun. Piniprepare niya yung puso, yung matigas na puso, unti-unti niyang pinalalambot, binabasag, para pagdating nung time na sesheran mo na, hindi ka na mahirapan. Konting hirap na lang. At trabaho mo, mag-share, trabaho ni Lord, iligtas. Kaya collaboration talaga to eh. Collaboration and cooperation between you, between us, between the church, and God, the Holy Spirit. So hindi ka magiging matagumpay na soul winner kung hindi ka prayer warrior. Pag tamad kang mag-pray, wala kang madadala kay Lord. Pangalawa, sabi ni Paul Bilheimer sa kanyang libro, Destined for the Throne, evangelism is just gathering the result of prayer. Ang evangelism, kinukuha mo lang yung resulta, yung soul winning, kinukuha mo lang yung resulta ng pinagdasal mong tao. Kung wala kang pinagdasal, wala kang aanihin. Pag wala kang tinanim, walang ani. So ang evangelism, pag harvest, nung tinanim mo sa dasal. Kaya pag walang dasal, walang aanihin. Walang naging Christian nang hindi muna pinag-pray. Kaya nga nung ako'y naging Kristiyano, natanggal ako sa kalokohan ko, ang inisip ko agad, sino yung nag-pray sa akin? Na nung high school ako, loko-loko ako, marami akong classmate na born again, na Christian. So inisip ko agad sila at hinanap ko isa-isa. Yung iba nakita ko, yung iba hindi. Kasi gusto ko magpasalamat sa prayer nila. Dahil kung walang magpipray, walang masisave. Kaya importante may pinagpipray tayong pangalan ng mga taong nasa paligid natin. Meron ba kayo? Kung wala, maglista na kayo. Mula sa mahal nyo sa buhay, pamilya, kamag-anak, katrabaho, kapitbahay, at kung sino-sino pa. Kami, kasama namin pinagpipray mga bansa. Isama nyo na rin. Prayerful people are merciful people. Bakit minsan may mga taong maawain? Hindi tayo likas na maawain, ha? Ako, loko-loko ako, hindi ako likas na maawain, hindi ako iyakin. Pero nang nakilala ko si Lord, natuto ako umiyak. Pag may nakikita akong mga tao dyan sa paligid, umiiyak yung puso ko, minsan literally pati mata ko. Pag may mga bumabagsak sa kasalanan, nararamdaman ko yung puso ni Lord. Pero hindi ako ganun dati. Loko-loko ako, hindi ako marunong umiyak. Nung tinanggap ko si Lord, natutunan ko to. Because this burden, this compassion galing kay Lord. Sa Romans chapter, ito muna.
Sabi ni John Knox, "Give me Scotland or I die." Imagine mo yung ganitong prayer. Nung panahon na to, yung reyna doon sa Scotland, ang tawag sa kanya, Bloody Mary, kasi tuwang-tuwa siyang maraming Christian na mamatay. Pinapatay niya talaga. Kaya sabi niya, "I fear the prayers of John Knox more than all the assembled armies of Europe." Ganito mag-pray ito. Yung burden ng kanyang bansa, bit-bit niya araw-araw, at araw-araw ito sinasabi niya, "Give me Scotland or I die." Ito yung burden. Ito naman yung sa Bible. Romans 9:1-3, si Paul. Sabi niya, "I am speaking the truth in Christ. I am not lying. My conscience bears me witness in the Holy Spirit that I have great sorrow and unceasing anguish in my heart." Lungkot na lungkot ako. Ramdam na ramdam ko yung paghihirap at lungkot. "For I could wish that I myself were accursed and cut off from Christ for the sake of my brothers, my kinsmen according to the flesh, regarding Israel." Sabi niya. Tapos verse 1 ng chapter 10, "Brothers, my heart desire and prayer to God for them is that they may be saved." Ito yung itsura ng burden. Yung, hindi yung, kawawa naman. Yan mo lang, mga kasalanan yan eh. Mga tagalupa yan, may hinang nila lang yan, tayo, tagalangit. Yung mga ganon, yung wala kang pakiramdam pag nakita mo tong mga taong ito. Ang may burden, yung talagang may gusto kong gawin, Lord, sana. Ano? Ramdam mo sa puso mo yung puso ng Diyos sa mga taong ito. Exodus 32 verse 31. Sumamba sa Diyos-Diyosan itong mga Israelita, gumawa ng ribultong kambing. Ginaya nila yung sa Egypt dahil si Moses ay nawawala ng 40 days na and 40 nights. Nagfasting sa bundok, nakipag-usap kay Lord. And then sabi ni Lord, yung mga tao mo, yung kongregasyon mo, nagwalwal na doon sa baba. Kalokohan ang ginagawa at sumamba na sa Diyos-Diyosan. Sabi ni Lord, papatayin ko lahat yung mga yan. Ubusin ko sila ngayon din. Imagine mo yun, napikon si Lord. And then sabi ni Moses, "Lord, pag ginawa mo yan, sasabihin ng mga Egyptian, hindi mo kayang dalhin sa promised land, kaya mo inubos. At talagang masama intention mo, kaya mo sila nilabas." So nakipag-bargain si Moses kay Lord. At ang sabi ni Lord kay Moses, "Huwag kang mag-alala, gagawa pa rin ako ng bansa, pero sa iyo mga galing, ubusin ko lahat yan." Hindi, nakipag-bargain si Moses talaga. Sabi niya, "Lord, wag, please." At sabi ng Bible, the Lord relent. Pagbaba ni Moses, bit-bit niya yung Ten Commandments, sabi ni Joshua, "Ang ingay sa kampo, hindi ingay ng tagumpay." At nung nakita nila, nag-iingay dahil nagsasaya, sinasamba yung ribulto. Si Lord na napikon kanina, ngayon si Moses naman ang napikon. Binasag yung dalawang bato, yung dalawang tablet. Imagine mo, tablet, dalawa. Binato lang, no? Binasag. Yung Ten Commandments, basag. Tapos ang ginawa ni Moses, sinunog niya yung ribultong yun na ginto. Nilagay sa tubig at pinainom lahat nung sumamba doon. Lupit yung galit ni Lord, ramdam niya. Ramdam niya. Pero yung awa niya sa tao nandun. Tapos, ito yung karugtong. Sabi ni Moses, "Titingnan ko kung patatawarin pa kayo ni Lord. Makikipag-usap uli ako kay Yahweh." So Moses returned to the Lord. Bumalik. And said, "Alas, hindi to baraha ha. These people had sinned a great sin. They have made for themselves gods of gold. But now, if you will forgive their sin, but if not, Lord, patawarin mo sila. Please, pero kung hindi, damay mo na ako. Damay mo na ako sa kanila. Please blot me out of your book that you have written." Ito yung taong may burden. Handa kang mag-empathize dun sa tao na pinagpipray mo. Hindi yung, "Lord, iligtas mo sila. Pero kung mamamatay ang mga yan, bahala ka na, kunin mo na lang. Ikaw na bahala." Hindi ganun. Ang taong may burden, pinaglalaban niya yung kaluluwa ng mga taong pinagdadasal. Hindi yung, "Bahala ka na, Lord, kung anong gusto mo." Hindi. Ano gusto mo? Kasi pag yung puso ni Lord na sa'yo, yung gusto ni Lord, gusto mo rin. At ang gusto ni Lord, lahat, maligtas. Hindi yung, "Lord, bahala ka na, gusto mo silang maligtas." Hindi yung puso ni Lord. Ang puso ni Lord, gusto niyang maligtas. At gagawin niya lahat para maligtas ang isang tao.
At pag di pa rin naligtas, problema yun ng taong yun. Ngayon, tanong, tayo ba, yung mga inaabot natin, nagawa na ba natin para sila maligtas? Dahil kung hindi pa natin nagagawa lahat, hindi yan ang puso ni Lord. Ang sabi ni Lord, He can save even to the uttermost. Iniwan ng langit, iniwan ng glory sa langit, pagsamba ng mga anghel, at bumaba sa lupa para tayo abutin. At nung ginugulpi siya, pinahihirapan, hindi siya gumive up. Sugat-sugatan na. Hindi siya sumuko at hindi niya sinabing tama na. Tinuloy niya hanggang dulo yung kaligtasan. Kaya ang salvation, hindi one time big time. Mahabang proseso. So, pray. And then, how to evangelize? Pangalawa, go, connect. Go, connect. Pag sinabing go, connect, doon muna tayo sa go. Pag sinabing go, exert an effort. Go extra mile. Ito na nga. Si Jesus, iniwan yung langit na go extra mile. Kami, iniwan yung bansang Pilipinas, iniwan yung mga kakilala at kaibigan, pumunta ng India para ma-save yung mga Indians. And today, yung church na tinayo namin doon, nagtayo kami ng church na iwan namin tatlo, ngayon, anim-pito na yung churches doon sa India. Because of that, go. May nangyari. Go extra mile. Exert an effort. Yung movie na binanggit ko kanina, A Beautiful Day in the Neighborhood, grabe yung ginawa nun. Hindi niya lang pinagpipray araw-araw yung mga taong namimit niya. Nag-stalk pa siya eh. Tinitingnan niya ano ang sitwasyon ng buhay ng pamilyang ito. Kinikilala niya yung asawa, yung magulang, yung kapatid, yung anak. Kinikilala niya isa-isa. Tapos may ginagawa siyang effort para abutin itong mga taong ito. Kaya sabi ko, sana all Christian ganun, nag-exert ng effort. They go extra mile to save people. Panoorin niyo po itong movie ito. At focus kayo doon sa ginawa niyang pagpipray. At pag yung sa trend, pinanood ko uli kasi, nung nakita namin, parang kamukha niya sa trend. Ayun pala, siya talaga yun. Kasi tinitingnan niya yung lugar kung saan nakatira itong taong ito, yung nag-interview sa kanya, tapos tinignan niya anong sitwasyon, nalaman niya na yung tatay niya at itong lalaking ito ay magkagalit. May problema. So lalo niyang nakita yung sitwasyon na itong mga to madala kay Lord. Hindi to Christian movie. Ha? Hindi. Panoorin niyo. Sabi ng Matthew 28 verse 19, go. Go therefore and make disciples of all nations. Para ka makapag-share, makipag-evangelize, hindi pwedeng nakakulong ka sa kwarto mo, sa bahay mo. Hindi ka pwedeng, nagtatrabaho ko sa opisina mo, nandito ka lang, wala kang magogo, hindi, wala kang mararating doon, wala kang masyasharan. When we say go, mula dito, andyan yung katrabaho mo, you go from here to there. Nakatira ka sa bahay mo, may kapitbahay ka, intentionally, you go from here to there. May going. Hindi mo kailangan punta ng India o ng ibang bansa para mag-go. Yung malapit sa'yo, yan yung mundo mo, go into your world. May gagawin ka. Intentionally, sasadyain mo, pupuntahan mo, gagawa mo ng paraan. You need to go. You need to exert an effort. You need to go extra mile. Yung extra mile na yun, pwedeng tatlong di pa lang yan eh. Nakatrabaho mo. O isang bloke na kapitbahay mo. Mark 16:15, and He said to them, go. Ito uli yung word, go. Go into all the world. So ang utos, buong mundo. Kaya lang, hindi mo naman kaya yan. Pero ang inuutusan dito, buong church. Bawat membro ng church, may mundo ang ginagalawan. Pag kikilos ka, mag-go ka sa mundo mo, yung buong mundo, maabot natin lahat. Kung lahat kikilos. Kaya walang Christian na hindi dapat, hindi kumikilos. Pag ikaw hindi kumikilos para mag-go, malamang hindi ka bahagi sa church ni Jesus Christ. Lahat ng Kristiyano may papel. Kung saan ka nagtatrabaho, nakatira, go. Doon ka mag-go. So, go connect. How to evangelize? Go connect. Now, ano yung word na connect? Kanina, go. When we say go, extra mile, exert an effort. Yung connect naman, make friends with unbelievers. Ito tinuro sa church eh. Huwag kayong makikipagkaibigan sa mga hindi mananampalataya. Dahil ano ang koneksyon ng dilim sa liwanag? Kaya walang madala kay Lord kasi mula nung naging Christian, babad sa church,
Ngayon, yung influence mo sa mundo at kakilala mo sa mundo, umuunti-unti yung mga kaibigan mo na lalayo sa'yo, wala kang connection. Kasi yun ang turo. Ngayon, ano bang tamang turo? Ang tamang turo, may level of friendship. Tinuro ko na rin yan. Hindi ka magiging intimate, super close sa mga unbeliever. Kasi iba yung lipad nila sa lipad mo. Pero may level 1 ng pagiging magkaibigan. Doon lang kayo. Kaya ka nakikipagkaibigan for the purpose, for the reason, maidala mo yan kay Lord. Para yung pagkakaibigan nyo maging level 2, level 3. Hindi iniiwan ng mga kaibigan pag ikaw naging Christian. Dinadala sila kay Lord. Yun yung maling turo ng church. Iniiwan eh. Iniiwan. Himbis na dalhin, iniiwan. So, tingnan nyo to. Matthew 9 verse 10 to 12. And Jesus reclined at the table in the house. Behold, ito pala yung pinasunod niya si Matthew. Naging follower niya nung araw na yon. Immediately, pumunta siya dun sa bahay ni Matthew. Many tax collectors and sinners came and were reclining with Jesus. Alam niyo yung upuan nila na nakaganon? So lahat sila doon, yung mga makasalanan, katabi ni Jesus, elbow to elbow, nakaganon lahat. Kwento-kwento. Hindi ko alam kung ano pinagkikwentohan. Basta, sabi dito, they were reclining with Jesus and his disciples. And when the Pharisees saw this, nakita ng mga pare, sumilip siguro sa bintana sa pinto, they said to his disciples, why does your teacher eat with tax collectors and sinners? Bakit yung boss nyo, yung Jesus na yan, kumakain kasama yung mga makasalanan at maniningil ng buwis? By the way, corrupt kasi sa tingin ng bansang Israel yung mga maniningil ng buwis. Corrupt na, traitor pa. Dahil yung buwis na sinisingil nila, binibigay sa mga Romans. Galit sila sa mga tax collector. At hindi nila kinakausap yung mga yan. Ang mga pare sa panahon nila, hindi nakikipag-usap sa mga makasalanan. Actually, hanggang ngayon, pag nagtuturo kami sa mga drug surrenderies, wala kang makikita mga religious leader na nagtuturo doon. Kami lang. Wala. Kaya nga, sabi ko, hanggang ngayon, ganun pa rin. Ang nagmamahal lang sa makasalanan, yung alam na galing sila sa kasalanan. So ang sabi ni Jesus, sabi dito sa kwento, but when he heard it, narinig ni Jesus yung sinabi ng mga pare, he said, those who are well have no need of physicians, but those who are sick. Imagine mo, Jesus ka, kasama mo mga makasalanan. Imagine mo, Christian ka, kasama mo mga makasalanan. Uy, ano yan? Makita ka ni Pastor, kasama mo mga katropa mo, mga addict. Matakot ka kung pati ikaw nag-addict. Pero kung ang purpose mo doon, dalhin sila kay Lord, huwag ka matakot. Pinagagawa sa'yo ni Lord yan, gawin mo. Unless nakikisama ka sa kanila. Hindi tayo nakikisama, nakikisama. At alam natin kung anong limitasyon. Yung level of friendship, level 1 lang, hindi level 2. Luke 15, 1 and 2. Another instance na ganun pa din yung nangyari. Now the tax collectors and sinners were drawing near to him. Alam, lapitin ng mga makasalanan si Jesus eh. Pero tayo, maraming Christian, pag sa opisina, andyan na si BA, andyan na si BA, tumahimik tayo. Banal yan. Ayan na naman si Hallelujah, praise the Lord. Amen, amen. Alive, alive. Ang tawag sa atin, alive, alive. Di na nga natin kinakanta ngayon yun eh. Kaya lang itong mga corning Christian na to, at itong mga Kristiyanong banal-banalan, parang banal na aso, santong kabayo, pag pumasok sa isang lugar talaga sila, yung mga unbeliever nasusunog. Alam niyo, isang church na talagang maka-Diyos, pag pumasok ang unbeliever, hindi nasusunog, nako-convict. Pero pag nasusunog sa presensya mo yung unbeliever, ibig sabihin, hindi ka biblical. Si Jesus, hindi nasusunog yung mga makasalanan sa presensya niya. Bagkos, nararamdaman nila yung pagmamahal ng Diyos. Ah, ito na si Christian, no? Ah, ito na si BA. Na name born again. Hallelujah, hallelujah. Alam mo, nakakahiya yung ganun. Matabi tayo, nandiyan na si ano, born again, no? Alam mo, pag ganyan ang karakas mo, di ka biblical. Si Jesus, lapitin ng mga makasalanan dahil alam nila na wala nang pag-asa sila kundi itong Jesus na to. Hindi nila matakbuhan yung mga religious leader. Hindi nila matakbuhan yung mga Roman leaders for help. Wala silang pag-asang makita kundi kay Jesus lang. Panahon natin ngayon, wala ka ng pag-asa eh. Wala nang makita ang mundong pag-asa kundi kay Jesus lang. Kaya ngayon iba, paasa. Paasa na lang. Pero si Jesus, pag-asa. No? Kay Jesus, hindi paasa. Pag-asa.
So lapitin siya ng mga makasalanan dahil alam ng mga makasalanan, ito yung pag-asa natin. Hindi tayo lalaitin, hindi tayo aapihin, hindi tayo iko-condemn. Mamahalin tayo ng Jesus na to. Kaya nga, ang tawag sa kanya, sabi sa Matthew 11:19, the Son of Man came eating and drinking. They say, look at him, a glutton and a drunkard. Lasenggo yan, lasenggo yan. Ganon, matakaw na lasenggo. Lakas mamulutan, lasenggo pa. Ito tawag kay Jesus. Imagine mo yon. Sa panahon natin, pag tinawag na ganito, totoo naman talaga. Pero kay Jesus, hindi. So, sabi dito, a friend of tax collectors and sinners. Grabe yung isa sa tawag kay Jesus. Kaibigan ng mga maniningil ng buwis at kaibigan, close, kaibigan ng mga makasalanan. Imagine mo, Jesus to. Tapos yung mga Christian, ay, ayoko ka dyan. Ay, hindi ka follower ni Jesus. Follower ka ng mga Pharisees. Pag takot sa iyo ang mga unbeliever, follower ka ng mga Pharisees. Hindi ka follower ni Jesus. Examine yourself. Yet wisdom is justified by her deeds. So, connect, makipagkaibigan ka sa mga taong dapat nating dalahin kay Lord. Hindi mo masyesiran ang hindi mo kaibigan. Hindi mag-o-open sa iyo ang tao pag hindi mo naging kaibigan niyan. Hindi yan mag-o-open sa iyo. Kaya level one, ha? Level one, huwag tayong malito. Kasi may mga Kristiyano, kaibigan nila unbeliever, hindi umaten ng care group, walang kaibigan sa church, pero sa labas ang daming kaibigan, kung saan saan nagpupunta, level 4 yung friendship nila sa unbeliever. Yun, doon tayo papasok na ang pakikipagkaibigan sa mundo ay pakikipaglaban sa Diyos. I-clear natin yun. May level ang friendship. May 1 to 4. Ang level 4 mo, kasama mo sa church. Christian din. Ang level 1 mo, for evangelism and soul winning. Maraming lito kasi dyan eh. 1 Corinthians 9:19 to 23. Go connect pa rin tayo. Sabi ni Paul, "For though I am free from all, I have made myself a servant to all, that I might win more of them." Tingnan niyo ha. Malaya ako, pero yung kalayaan ko hindi ko gagamitin for selfish reason and purposes. Para lang may madala ako kay Lord. To the Jews, I became as a Jew in order to win Jews. To those under the law, I became as one under the law, though not being myself under the law. Yung mga nasa ilalim ng kautusan, inaabot ko sila. Merong, kung titingnan mo, parang compromise pala yung ginawa ni Paul. Hindi compromise. Pakikisama, hindi pakikisama. Alam niya yung limit. Okay? Ako, pag nagsishare ng gospel, kung sino yung kausap ko, one time may nakausap akong nag-aaral ng law. So yung term na ginagamit ko, yung naiintindihan niya, advocate, acquitted. Yun yung intindi niyang term. Yun ang ginagamit ko. Ganun yung point ni Paul. No, kung anong kausap mo, alam nga naman, ang kausap mo, nasa squatter, mga walang pinag-aralan, tapos sasabi mo, alam mo ba yung atonement? Alam mo ba yung redemption? Alam mo, kaya nga, ang sabi ng Bible, those who win souls are wise. Pag dito level mo, dito ka. Dito yung kausap mo, bababa ka. Pag dito yung kausap mo, tataas ka konti. Kung mas mataas sa'yo, pilitin mo pa rin abutin. Kaya ang sabi ni Paul, sa mababa, naging mababa ako, para sa mga under the law, feeling under the law pa rin. Sabi niya, but under the law of Christ, that I might win those outside the law, to the weak I became weak. Hindi yung mahihina kayo nila lang, hindi ko kayo sisiran. Pag mahinang nila lang, kunyari mahina ka lang din. Level down. Diba? Level down ka lang para mo maabot. Si Jesus, may hinang nila lang ang mga taga-planet Earth. Eh, from heaven, bumaba. Naging kagaya ng may hinang nila lang. Nag-anyong alipin, namatay sa krus. Yung pinakamahinang nila lang, ano? Alipin na, ang pinapatay sa krus, kriminal. Yung pinakamababa, binaba ni Jesus. Inabot. Kaya walang taong hindi kayang abutin ni Jesus dahil yung pinakamababang tao, kaya niyang abutin dahil pinuntahan niya yun. Narating niya yun. Ganun ang ginawa ni Paul. Sabi niya dito, ang purpose niya that I might win the weak. I have become all things to all people that by all means I might save some. I do it all for the sake of the gospel that I may share with them its blessing. May blessing eh. Nung nasa India kami, all walks of life.
sineshare namin. Pero may target kaming mga grupo ng mga doktor. Iba ang level ng doktor. Iba yung approach namin. Pag kami magsishare sa mga doktor doon sa India, pag may party, may birthday, talagang isi-celebrate namin yon sa hotel. I-invite namin sila. Ginagastosan namin. Pero pag doon ka pupunta sa mga villages, yung mga may hirap, candy lang katapat noon, pwede na. Pero doktor, hindi mo pwedeng candy. Natuto si Sister Jerry na magluto ng cake para lang sa mga doktor na yun. Ganun ang evangelism. Hindi yung, ganito ako, bahala sila. You will adjust to them. Kung gusto mong maabot ang tao, ikaw ang mag-a-adjust. Ang evangelism parang nanliligaw. Hindi yung gusto mo ang masusunod, yung gusto ng nililigawan mo. Hindi, ganito talaga ako. Wala akong madadala. Wala. Kailangan mo magbago. Kaya nga sabi ni Paul, nagbabago ako. Depende ko sino yung gusto kong abutin. Dahil ang pag-evangelize, parang panliligaw din. Hindi mo babaguhin yung nililigawan mo. Ikaw magbabago para magustuhan kanya. Malinaw ba? Next, number 3. 3 na ba? How to evangelize? Do good works. Act of kindness. Hindi ka makakapag-evangelize kung wala kang mabuting ginagawa sa taong yun. Kaya nga yung mga random evangelism, yung mag-share kayo sa karsada, hindi ka kilala, hindi yun effective masyado. Merong result konti. Ang lasting result sa evangelism, yung naging kaibigan mo, yung nakilala ka, dahil sa'yo, sumama sa church at nagpatuloy. Sabi ng Matthew 5:14-16, Amplified Version, you are the light of Christ to the world. Tayo ang ilaw ng sanlibutan, ilaw ni Kristo para sa mundo. A city set on a hill cannot be hidden, nor does any light a lamp and put it under a basket. Pag may ilawan, hindi tinatakpan. But on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light shine. Ito pa yung turo sa atin noon sa church. Magliwanag kayo. Pag sinabi magliwanag, salita ka ng salita patungkol kay Kristo, liwanag na yon. Dakdak ka ng dakdak, kwento ka ng kwento, share ka ng share, evangelism. Yun na yun. Pero ang tinutukoy ng Bible na light, hindi ganon. Sabi dito, let your light shine before men in such a way that they may see your good deeds. Ang liwanag, mabuting gawa. And moral excellence. And recognize and honor and glorify your Father who is in heaven. Tingnan nyo sa Message Bible. Here's another way to put it. You're here to be light, bringing out the God colors in the world. Colorful si Lord, kaya pinapakita natin yung ganda niya. God is not a secret to be kept. We're going public with this, as public as a city on a hill. If I make you light bearers, you don't think I'm going to hide you under a bucket? Do you? I'm putting you on a light stand. Now that I put you there on a hilltop, on a light stand, shine. Ito, tingnan nyo. Keep open house. Be generous with your lives. By opening up to others, you prompt people to open up with God, this generous Father in heaven. May mga grupo sa Amerika na ang evangelism nila, invite lang yung mga kapitbahay, tapos grill sila dyan, iyaw sa kanilang garden, tapos kwento-kwento lang. Yun lang evangelism nila. Unti-unti, lumalambot. May regular na ganun, maya-maya, paglipas na ilang buwan, Bible study na yun. Open your house. Kaya kailangan may house. Tsaka may pinto. Kasi pag walang pinto, walang i-open. So, open your house. Sabi ko, okay talaga, no? Tama sila. Yung mga grilled party, machos party na ganyan. Totoo. Tapos sabi dito, yung mabuting gawa, merong grupo na nagpapakain sila, namimigay sila ng grocery. Religious group to, mali yung doktrina, pero tama yung ginagawa. Sa iba't ibang panig ng Pilipinas at ng mundo, nagbibigay sila ng pagkain sa mga tao. Gumagawa sila ng mabuti. Alam mo, effective. Ang tao, wala silang pakialam kung anong doktrina mo, kung anong pinaniniwalaan mo. Ang mahalaga sa kanila, you care for them. Tanim ng kabutihan, tanim ng tanim. Palaki sila ng palaki. Itong grupong to. Kaya sabi ko, ang mga Christian, naku, gospel lang tayo. Salita lang ng Diyos. Salita lang tayo ng Diyos. Hanggang dun. Pero itong grupong to, feeding, grocery, kahit walang kalamidad.
Kaya naman, yung mga tao, baon sa utak nila, mababait yan. Matulungin yung mga yan. Kaya pag dumating yung punto na nagkaroon ng massive invitation, yung mga natulungan, nabigyan, umaattend. Eh, yung mga Christian, nung tulong-tulong, bahala si Lord. Sagot ni Lord yan. Bahala si Lord sa'yo. May problema ka, pray ka namin. Kaya, kulelat eh. Romans 2:4. Knowing that God's kindness is meant to lead you to repentance. Ang tao lumalapit sa Diyos, hindi sa takot, hindi sa awa, kundi sa kindness. Pag ang Kristiyano mabait, naa-attract ang tao. Bakit naa-attract kay Jesus yung mga makasalanan? Mabait eh. Kind. Hindi sinasabing, uy, ang pangit ng damit mo ha. Uy, ikaw, lasing ka na naman. O ikaw, sabog ka. Walang ganun kay Jesus. Welcome lahat. Mabait si Jesus sa mga makasalanan. Kaya lapitin siya. Kaya yung tao naliligtas, hindi dahil sa panghuhusga, hindi dahil sa batas, naliligtas ang tao sa awa, sa kindness ng Diyos. At kindness ng mga Christian. Sabihin mo sa malapit sa iyo, dapat kind. Dapat kind ka. How to evangelize? Show real love and concern for people. Parang karugtong ito ng kindness. Merong tatlong word, apathy, sympathy, and empathy. Yung apathy, walang awa, walang pakialam sa kapwa. Pag ikaw ganito, hindi ka tunay na Kristiyano. Walang Kristiyanong apathetic. Walang Kristiyanong ganun. Ang tunay na Kristiyano, may pakialam sa buhay ng iba, hindi pakialam na manggulo, kundi para tumulong. Yung level 2, sympathy, sympathetic, yung naawa ka sa kapwa mo. Kaya lang, hindi doon nagtatapos. Yung sympathy kasi, may awa, pero walang ginagawa. Yung empathy, nararamdaman mo yung paghihirap ng iba dahil nahihirapan ka rin sa paghihirap nila, may gagawin ka. Ito ang tunay na Kristiyano, may empathy. Ramdam mo, hindi mo lang nakita. Naramdaman mo, kaya hanggat nararamdaman mo yung paghihirap nila, nahihirapan ka, gagawa ka ng paraan para hindi na sila mahirapan. The moment na hindi na sila nahirapan, hindi ka na rin nahirapan. That is empathy. Ito ang kailangan ipakita ng mga Kristiyano kung gusto nilang may madalang tao kay Lord. Empathy. John 11:35-36. Nung namatay si Lazarus, sabi dito, nakita ng mga tao, Jesus wept. So the Jews said, see how he loved him. Yung empathy ni Jesus, ramdam niya yung bigat ng sitwasyon ng mga kapatid. Umiyak siya. At hindi siya nahiyang umiyak. At sabi ng mga tao, mahal talaga niya. Pangalawa, under show real love and concern for people, willingness to sacrifice for the good of others. Kung gusto mong may madala kay Lord, may sakripisyo talaga eh. Kaya yung mga soul winner, mga evangelizer, yung totoong Christian, hindi pamilya, sariling emosyon, buhay ang inaasikaso. Meron silang puwang para sa iba. May allotted time sila para sa ibang tao. So willing to sacrifice for the good of others. 1 John 3:16-18, by this we know love, that he laid down his life for us. And we ought to lay down our lives for the brothers. Kailangan din nating isakripisyo. Yung lay down is sacrifice, ialay. But if anyone has the world's goods and sees his brother in need, yet closes his heart against him, how does God's love abide in him? Little children, let us not love in the world, in the word, or talk, but in deed and in truth. Yung pagmamahal, action, hindi yung, ay may problema kasi eh, pagpipray ka namin ha. Bahala si Lord sa'yo. Alam mo, ang Diyos gumagamit ng tao. Tayo yung kamay, tayo yung paa niya. Hindi yung, Lord, pahabain mo yung kamay mo, abutin mo yung pangangailangan niya. Kaya nga lumapit sa'yo eh, ikaw gagamitin ni Lord eh. Hindi, baka iba. Pray lang. Kaya, mas maraming nadadala ang kulto sa kanilang grupo kaysa yung Kristiyano para sa karya ng Diyos. Mali ang mindset. Next, willing to give sacrificially. Kasama dyan yung time, kasama dyan yung money. Sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only. Only na nga, binigay pa. Walang matinong magulang na yung iisang anak
may nanghingi, ibibigay pa. Wala. Kaya huwag yung sabihin, si Lord pala hindi matino. Hindi. Sa totoo lang, humanly speaking, pag gumawa ka ng ganun, yung normal na katinoan mo, wala. Kaya lang, because God is so madly in love with you, with us, nagawa niya yun. Sa sobra niyang pagmamahal, binigay yung iisa, anak, kaya yung mga nagsusolwin, nag-evangelize, pagod mo, magpapahinga ka na, kaya lang may Bible study pa, may care group pa, may pa-follow up ka pa, yung miyembro mo nagwawalwal at tagal nang hindi nagde-devotion, eh pagod ka na, matulog ka na lang. Hindi ganun ang soul winner. Hindi ganun ang evangelize. Pagod ka na, may pamilya ka pang asikasuhin, pero sinisingit mo sa oras at panahon mo itong mga taong ito. Ito ang tunay na naglilingkod sa Diyos. Amen ba? Hindi ko na ito tatapusin. Mahaba-haba pa tayo. Dito ako magtatapos sa baba. How to evangelize? Show real love and concern for people. Helping the undeserving. Yung mga pasaway, tutulungan mo. Yung mga nagwalwal sa care group. Yung mga dati, pag ini-invite mo sa church, di naman pupunta. O kaya pupunta-punta. Tapos pag may kailangan lang nandyan, tapos tutulungan mo, undeserving yan. Tayo ba deserving sa grasya ni Lord? Deserving ba tayo? Wala namang taong deserving talaga eh. Kaya pag sinabing natin na, kung kailan lang yan may pangangailangan, tsaka lang lilitaw sa church. Yun na nga eh. Mali talaga yung utak natin. Yung prodigal son, bakit ba umuwi? May kailangan ba siya? May kailangan ba? May kailangan wala? May kailangan, kaya umuwi ng bahay. Bumalik sa tatay. Tinakwil, hindi. Sinumbatan, kaya ka lang nandito, wala ka ng pera, ano? Ano? Pupunta ka lang pag may kailangan ka eh. Alam mo, ang layo ng Christianity sa tunay na Kristo. Bumalik tayo kung ano si Kristo. Balikan natin kung anong tinuturo ng Biblia. So, helping the undeserving. Romans 5:6-8, Message Bible. We can understand someone dying for a person worth dying for. Kaya nating intindihin na merong taong mamatay para sa taong karapat dapat ikamatayan. Bagamat bihira yung gagawa nun. And we can understand how someone good and noble could inspire us to selfless sacrifice. At maiintindihan din natin, pag merong taong matino, mabait, dapat gayahin, natututurin tayong magsakripisyo dahil may ginayaan tayo. Pero, sabi dito, but God put His love on the line for us by offering His Son in sacrificial death while we were of no use whatever to Him. Sa ibang translation, sa common translation na ginagamit natin, God showed His love while we were still sinner, Christ died for us. Pero yung word dito, we were of no use. Wala tayong silbi. Wala tayong pakinabang, pero namatay si Kristo. Hindi ka kailangan ni Kristo eh. Mahal lang tayo niya, pero hindi niya tayo kailangan. Pero pag ikaw Kristiyano na, maging part ka naman ng ginagawa niya. So, imagine mo, namatay siya, nagmahal siya, i-show his love sa walang pakinabang. Tumating yung dati mga care group, wala nang pakinabang yan. Ba't natin tutulungan yan? Baka Kristo, di ba? Maka Kristong kaisipan. Bumalik tayo kay Lord. Bumalik tayo sa Bible. Bumalik tayo ano ang tamang evangelism. Ano ang tamang soul winning. Let's bow our head. Let's pray. Panginoon, salamat po. Malinaw ang Biblia. Hindi yung inclination namin, hindi yung nakasanayan namin, hindi yung gusto namin ang dapat mangyari. Maraming mga grupo, ang doktrina nila ay base sa kanilang karanasan na kumuha ng supporting verse sa Bible. Maraming grupo, kung ano yung gusto nila, yun ang ginagawa, kukuha lang ng verse na pwedeng itapat. Pero Lord, hindi namin pwedeng i-inline ang Bible sa amin. Kami dapat ang mag-inline sa Bible.
kung ano ang Biblia, kung ano ka, yun ang dapat naming sundin at gayahin. Nakita po namin how you evangelize, how you reach out to people. Kakaiba yung ginagawa namin. Kakaiba yung ginagawa ng church. Kaya tulungan mo po kami mula ngayon na bumalik sa tamang sistema, bumalik sa tamang pamamaraan ng soul winning and evangelism. Ayusin mo puso namin. And beginning tonight, beginning today, ikaw ay nakatira sa puso namin, Panginoon. Since we accept you as Lord, as God, as Savior of our lives, we pray, Lord, na yung puso mo maramdaman namin. Yung heartbeat mo maging heartbeat namin. Yung burden mo for the lost, ilagay mo sa pusong ito at maramdaman uli namin yung awa, yung habag sa mga taong naliligaw, naguguluhan, walang matakbuhan. At Panginoon, tulungan mo kaming maging kind, maging totoong concern sa kapwa namin. Beginning tonight, Lord, we pray that your Spirit will baptize us with that agape love. That agape love that will conquers all. Undefeatable love na kahit anong panggawin sa amin, hindi nauubos, hindi napapagod, hindi sumusuko. Dahil yung aming pagmamahal, pag natanggihan kami at nasaktan kami, natatapos yon. Pero yung pagmamahal mo, hindi nauubos. Hindi natatapos. Hanggang dulo, hanggang matapos, Panginoon, yung layunin mo, tinutuloy mo because of that agape love. Bigyan mo ang puso namin ng burden, ng compassion, ng agape love for the lost. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, to be continued tayo next week. Huwag kayong bibitaw. See you again next Sunday.